Matali kong kaibigan si Marvin. Naging mag-close friend lang kami simula noong first year college. Transfer kasi ako sa school na yon. Nung kumraduate ako bilang valedictorian sa high school, binigyan ako ng full scholarship ng universidad. At dahil hindi ko kabisado ang mga pasikot-sikot sa enrollment, naligaw ako at napunta sa isang building. Inakyat ko ang second floor nito. At bagamat wala akong nakitang tao, nagbakasakali pa rin akong naroon ang pakay ko. "Saan ang punta mo?" ang tanong sa akin ng akala ko ay janitor. Habol-habol pa ng kanyang hininga. Hininto ang pagpo-floor map. Nabigla ako ng bagya. Napahinto gawa ng nililinis niya ang hallway na dadaanan ko sana. Hindi ko akalain na wala pala talagang tao ang building maliban sa kanya. Kitang-kita ko sa kanyang forma na nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagtatrabaho. Naka-jeans lang siya. Walang sinturon at sa hubad niyang pangitaas na katawan ay bumabalis-bis ang mga malalaking butil ng pawis. Ang kanyang t-shirt ay ipinulupot at nakalaylay ang kanyang likurang bulsa. Basang-basa rin ang pawis ang kanyang muka. "Di ba dito ang guidance department?" "Transpare kasi ako, pre. Hindi ko alam kung saan ang building ng guidance." Ang sabi kasi noong isang estudyanteng napagtanungan ko ay dito daw. "Ah, hindi. Sa isang building pa." Sabay tumbok niya sa may gilid ng hallway at itinuro ang isang katabing building. "Diyan ang guidance. Nakita mo yung maliit na patwalk? Doon mismo ang tumbok niyan," sambit niya. "Saan ba diyan?" tanong ko. "Tatlong patwalk kasi ang nakita ko at hindi ko alam kung saan doon ang itinuro niya." "Ah, sige, samahan na lang kita sa baba." Ang pagboluntaryo niya noong nakitang hindi ko nakuha ang gusto niyang tumbukin ko. "Wag na, pre, wag na, nakakahiya." "Sige, ako na lang bababa, hanapin ko na lang." "Wag, samahan na kita. Sa baba lang naman eh. Ituro ko na lang ang patwalk." Ang pag-iit niya. Wala na akong nagawa kundi ang magpaubaya. Sa ginawang pagtulong niya na yun, alam kong isa siyang mabait na tao. Doon pa lamang ay pinaramdaman na akong paghanga sa kanya. Habang nakabuntot ako sa kanya, doon ko na rin napansin ang kanyang forma. Nasa 5'10 ang kanyang height. Matipuno ang kanyang katawan. Walang kataba-taba. At bagamat sunog ang kanyang balat, makinis naman ito at malinis siyang tingnan kahit nabasa ng pawis. "Oh, ayan. Ito yung patwalk na sinasabi ko. Tumbukin mo lang ang dulo niyan. May makikita ka ng mga estudyanteng nag-uumpukan. Makikita mo na rin ang karatul ng guidance office." Sambit niya noong natumbok na namin ang sinabi niyang patwalk. "Sige, pre. Maraming salamat." Ang sabi ko. Marvin Daria. Ang sagot niya sabay abot ng kanyang kamay at bitiw ng isang ngiti. Lumantad sa aking paningin ang kanyang mapuputing mga ngipin. Tinanggap ko ang pagkikipagkamay niya. Benedict Bellarmino, ang sagot ko. "Isang working student ako, pre. Kapag may problema ka dito sa school, hanapin mo lang ako." "Sige, salamat, Marvin." At kinawayan ko siya, sabay tumbok na sa guidance office. Natagalan ako sa guidance. Wala pa kasi ang head nito, kaya naghintay ako. 10 na mga estudyanteng mas nauna pa kaysa sa akin. Kailangan raw kasi na
makakausap kami isa-isa. Oh, nandito ka pa? Napalingon ako bigla. Si Marvin pala. Oo, hindi pa raw dumating yung head ng guidance eh, ang sagot ko. Eh di kain muna tayo. Kadalasan, after lunch pa si Seth dumarating eh. Ganun ba? Ang pag-aalangan kong sagot. Mukhang wala akong choice ah, dugtong ko. Kumain kami sa kantin. Kanya-kanya kami ng bayad. Ililibre niya sana ako, ngunit nung nag-insist naman ako na manlibre sa kanya dahil ako naman itong tinulungan niya, ayaw naman niyang pumayag, kaya kanya-kanya na lang kami. Anyway, sa unang pag-uusap namin iyon, alaman ang buhay-buhay niya. Nasa second year siya ng kursong education. 17 taong gulang. Mas matanda lang sa akin ng isang taon. Sa Mindanao daw ang roots nila. Napadayo lang doon ang mga magulang nila dahil sa paghahanap ng trabaho. Hulila na siya sa mga magulang. Walang kapatid. At nakitira na lamang sa kanyang tita na isang kahigisang tukarin daw. Kaya napilitan siyang mag-working student dahil sa kahirapan at upang makamit ang minimiting pangarap na makapagturo sa paaralan ding yun. Kapag weekdays, sa dormitoryo ng mga working students siya nakatira, at kapag weekends naman, umuwi siya sa kanilang probinsya. Ramdam ko ang lungkot sa kanyang mga mata sa pagkukwento niya sa buhay niya sa akin. Doon pa lang, may awa na akong naramdaman para sa kanya. Halos pareho din ang buhay namin. Nanggaling sa isang mahirap na pamilya. Nagsumikap na makatapos ng pag-aaral. Ang kaiban lang, scholar ako samantalang siya ay kailangan pang kumayod upang makapag-aaral. May kumpleto din akong mga magulang. May dalawang kapatid samantalang siya ay wala. Kung pagmamahal ng pamilya ang pag-uusapan, nakakalamang pa rin ako. Kaya kahit papano, nagsasabi ko rin sa sarili ko na maswerte pa rin ako sa kabila ng mga kahirapan. Ngunit kung gaano kahirap ang buhay niya, hanga naman ako sa ipinamalas niyang tatag, disiplina sa sarili, pagpakumbaba at determinasyon na makatapos ng pag-aaral. At higit sa lahat, hanga ako sa kanyang kabaitan. Kahit ganyan ang klase ng buhay niya, hindi ko siya ni minsang narinig na nagreklamo. Saan ba sa Mindanao ang mga lahi niyo? Ang tanong ko. Sa Jensan? Ang sagot niya. Ang roots din namin ay sa Ilocos naman. Parehong dulo ng Pilipinas. Magkasalungat nga lang, ang sambit ko. O nga pala, no? At dito tayo sa Bisaya nagtagpo. Mabuti na lang nakilala kita dito, pre. Kasi hindi ko talaga alam ang mga pasikot-sikot sa eskwelahang ito. Maswerte ako na naging kaibigan kita. Nasabi ko na sa kanya. Mas maswerte ako. Nagkaroon ako ng kaibigang matalino na artistahin pa ang dating. Sigurado ako may papansin na sa akin yan kapag palagi kitang nakakasama ang biro niya. Natawa ako. Artistahin talaga? Sambit ko. Nung nagsimula ang klase at naging best friend ko si Marvin, actually hindi lang best friend. Kung may higit pa sa salitang best friend, yun na siguro yun. Palagi niya akong dinadalaw sa dorm ko. At kapag may bakanting oras kaming dalawa, lagi kami nagsasama niyan. Kahit saan, mapa-library, mapa-kantin, mapa-botanical garden ng school, o mapa-off-campus na lakad. Kapag dinadalaw naman niya ako, nagdadala yan ng kung ano-anong pagkain. Kung hindi man binili, bigay ng mga madre sa kanilang mga working students.
Ano ka ba, Marvin? Kung ano-ano na lang ang mga dinadala mo. Ang sabi ko sa kanya isang beses. Alam ko kasing kapos siya sa pera. At kagaya ko, gutom din sa pagkain. Ngunit hinayaan ko na lang siya. Walang araw na hindi kami nagkakasama. Kahit sa weekends. Madalang na lang siyang umuwi sa bukid nila. At kung umuwi man, sandali lang. Ganon din ako. Halos hindi na rin ako umuwi sa probinsya ko. At yan ang hindi ko maintindihan sa sarili ko. Parang ayoko nang maghiwalay kami. Parang gusto ko na lang na magkasama kami sa bawat oras. Pati ang tawagan naming pre ay nabago na rin, naging tol na to. Wala daw kasi siyang kapatid kung kaya tol ang gusto niyang itawag sa akin. At ako, dahil wala rin akong nakakatandang kapatid, nagustuhan ko rin ito. Iyon ang simula ng aking pagkatuliro. Palagi na lang akong nagtatanong sa sarili kung normal ba ang nararamdaman ko at kung bakit sobrang saya ko kapag kasama ko siya. At sa pag-aanalisa ko, sa kalagayan ko, isa lang ang sagot na naisip ko kung bakit ako nakakaramdam ng ganun. Nadala ako sa sobrang kabaitan niya. Isang araw, kinausap ko siya. Tol, naranasan mo na bang umibig? Ang tanong ko. Oo, pero hindi ko siya maabot sa sobrang layo kaya sa panaginip ko na lang siya maaring angkinin. Ang sagot niya. Natawa ko sa sagot niyang yon. Sira, paano mo nasabing hindi maabot? Langin tatlo ba yan? Tubig at langis? Parang dyan sa Natilocos lang. Ang casual naman niyang sagot na nakangiti pa. Napahalakhak ako sa naisagot niya. Naalala ko kasi yung roots niyang sa Diyensan at ang roots kong sa Ilocos. Tangi, kung Diyensan at Ilocos lang yan, edi malapit lang. Baka kung Pinas at Amerika pa yan o Pinas at Antarctica, baka mahirap. Ang sagot ko na lang. Eh, langis naman ng Diyensan at tubig din ng Ilocos kaya hindi pwedeng magsama. May ganun talaga? Ang sagot ko. Tahimik. Bakit mo pala naitanong? Umibig ka na ba? Pagbasag niya sa katahimikan. Hindi naman sa umibig. Crush ko lang siya. Natahimik siya ng sandali. Gusto mong ligawan? Tutulungan kita, tol. Talaga? Kasi kilala mo ata siya eh. Sino? Si Emily. We, ang muse ng education? Ang class ng masa? Oo, classmate mo siya, di ba? Nakita ko siya isang beses na nagkasabay kayo patungong kantin. Ah, kaibigan ko kasi yon. Maraming pumuporma nun. Pero huwag kang mag-alala. Alam ko, talbog silang lahat sa'yo. Aldo Rabreni ka ba naman ng dating na magiging karibal nila kung hindi sila mapahiya. Ay sus, sobra naman to. At yun nga ang nangyari. Niligawan ko si Emily. Ipinakilala ko ni Marvin sa kanya isang araw. Hiningi ko ang number at pagkatapos nun, text-text na hanggang sa umabot sa pahatid-hatid. Ang siste, pati sa pag-aatid at panliligaw ko kay Emily, nakadikit din sa akin si Marvin. May ilang beses ding ginabi ako sa pag-atid kay Emily at bago siya papasok sa kanyang dorm ay mag-uusap muna kami sa labas habang si Marvin naman ay nasa isang sulok lang. Naghihintay na matapos kami. Kahit inaabot pa kami ni Emily ng ating gabi sa pag-uusap o higit pa, nandoon din sa isang sulok si Marvin, nag-iisa. Naririnig ko pa ang paghahampas niya ng lamok sa kanyang balat. Siyempre, lalo naman akong awa sa tao. Huwag ka na lang kayong sumama sa akin sa panliligaw, tol. Nakakaya naman sa'yo. Alam ko na ang lugar. Kabisado ko na ang mga tao. Mababait naman siguro sila.
Ano ka, eh kung mapahama ka, kung may sira ulong pagtripang ka, sino ang masisisi? Natahimik ako. Ayoko, basta sasama pa rin ako sa'yo. Kaya wala na akong nagawa kundi ang isama siya sa bawat pagdalaw ko kay Emily. Ang problema, parang nahati naman ang aking attention sa dalawa. Habang nakikipag-usap ako kay Emily, nakikipagbulahan, nakikipagharutan. Ang isip ko naman ay nakapokus kay Marvin. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Yung bang may nililigawan ako pero hanggang sa kahuli-hulihang oras, bago ako matulog, ang best friend ko ang nasa aking tabi. At hindi ako iniiwan. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Naawa para sa kanya. Umahanga. Na-touch. Tuloy na sabi ko sa akin sarili, kung babae lang sana ang best friend ko, siya na lang ang liligawan ko eh. At sa totoo lang, matindi ang pagkatuliro ng aking isip. Para bang mas napamahal ako sa best friend ko kaysa sa nililigawan ko. Isang gabi, galing kami kina Emily. Dumaan muna kami sa isang tindahan at bumili ng isang bote ng gin. Tol, dahil malapit na akong sagutin ni Emily, mag-inuman tayo. Ang sambit ko. At nag-inuman kami sa akin dorm. Sabado naman kasi yon kaya ay pinayagan kami ng aking landlady. Ngunit nalasin kami pareho sa isang bote ng gin. Kung kaya hindi na nakauwi ng bahay si Marvin. Okay lang kung dito ka matutulog, tol. Lahat ng mga kasama ko sa kwarto ay nagsiuwian na sa kanila. Ako lang ang natira kung kaya maraming bakanting higaan sa kwarto namin. Kahit mamili ka, walang problema, ang sabi ko. Nasa kwarto na kami. Ako ay nakahiga na sa aking kama at handa nang matulog. At siya ay nakatayo pa. Inikot ang mga mata sa mga bakanting kama. Ewan kung anong napasok sa kokote ko. Biniro ko ba naman siya ng kung hindi ka makapili ng higaan, tol, pwede rin magtabi tayo. Akala ko ay hindi niya kakagatin ang biro ko. Ngunit nagulat na lang ako nung ibinagsak niya ang kanyang katawan sa aking kama. Sa aking tabi. Sinabi mo eh. Natawa na lang ako. Parang wala lang yun sa akin. At maya-maya lang, nakatulog na ako. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nahimbing. Ngunit nagising na lang ako nung naramdaman kong niyakap ako ni Marvin. At pilit na hinawakan niya ang aking ulong nakaharap sa kanya at ang aming mga labi ay nagkadikit at hinahalikan niya ako. Sa pagkagulat ko, pumalag ako at tumihaya ang pwesto. Akala ko ay panaginip lang ang lahat. Ngunit nung ibinuka ko ang aking mga mata at sa gitna ng dilim, doon ko napagtanto na totoo pala ang lahat. Hinalikan ako ni Marvin sa bibig. Parang ayokong maniwalang nagawa yun ni Marvin. Sa katulad niyang lalaking lalaki ang forma at wala kang makikitang kakaiba sa kanyang kilos na maaring mapagdudahan. Ngunit ako na rin ang sumagot sa tanong ng aking isip. Marahil ay nagawa lang niya yun dahil sa kalasingan. O marahil ay nanaginip lamang siya. Pinakiramdaman ko siya sa aking tabi. Hindi siya gumalaw. Nabigla rin siguro siya sa aking ginawang paggalas at sana unsaming halikan at nagising kung tulog man siya nung ginawa ko yun. Ngunit habang nasa ganung ayos ako at hindi gumalaw, naglalaro sa aking isip ang ginawang yun ni Marvin. At ewan, parang may kung anong kiliti ang aking nadama. Tumagilid ako. Ang mukha ay sinadyang idinikit sa mukha niyang nakaharap sa akin. Sumagi pa ang ilong ko sa kanyang ilong. Dinig na dinig ko ang bawat paglabas-masok ng hangin dito.
At wala pang isang minuto, sinakmal na ng mga labi niya ang aking mga labi. Nagparaya ako. Naghalikan kaming parang mga hayop at gutom na gutom sa pagkain. Nagyakapan. Sa pagkakataon yun, nangyari sa amin ni Marvin ang hindi inaasahang mangyari sa dalawang parehong lalaki. Kinabukasan sa pagising ko, hindi ko na naabutan pa si Marvin. Maaga itong umalis. Binalik-balikan ko sa aking isip ang nangyari sa gabing yun. Hindi pa rin ako makapaniwala. Pakiramdam ko ay nawiwerduhan ako. Parang guilty bagamat may saya at sarap din akong naramdaman. Sa buong araw na Linggo, hindi nagpakita si Marvin. Hindi ko alam ang kanyang dahilan. At nung kinabukasan, ay nakita kami sa eskwelahan. Parang nag-iba ang kanyang kilos. Parang malungkot siya. Matamlay. Ayaw makipag-usap. May pangingimi akong naramdaman. Parang nahihiya akong kausapin siya. Ngunit, hindi rin ako nakatiis. Pagkatapos ng klase, inantabayanan ko siya sa building kung saan siya ay naka-assign na maglinis. Nabigla siya nung nakita akong nakaupo sa isang sementong bench sa gilid mismo ng kahabaan ng lilinisin niyang floor area. "Tol, pwede ba tayong mag-usap?" ang sambit ko. "Sige, pagkatapos kong mag-map," ang casual niyang sagot. Hindi man lang umiti. Kaya naghintay ako. Habang nananatili akong nakaupo sa bench, pinagmasdan ko siya. Kinuha niya ang map. Isinandal ito sa dingding. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang pangitaas na damit at isiniksik ang dulo nito sa likurang bulsa ng kanyang pantalon. At saka kinuha ang pushcart na naglalaman ng balde at sabon. Inilagay niya dito ang map at itinulak na ang pushcart patungo sa gripo sa dulo ng building. Bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Wala siyang imik. At sa kanyang mga mata, makikita ang larawan ng isang taong pilit na bumangon, magsikap, makipaglaban sa kabila ng hirap ng buhay. Sa nakita ko sa kanya, naramdaman ko muli ang awa na sumundot-sundot sa aking puso. Napakabait niya, napakasipag, mapagkumbaba, sobrang malalahanin na kaibigan. At kahit na may kabigatan ng kanyang trabaho at sabayan pa ng kanyang pag-aaral, wala kang maririnig na reklamo tungkol sa hirap ng buhay. Hindi ko tuloy maiwasang hindi manumbalik sa aking alaala ang kanyang sinabi nung tinanong ko kung bakit kursong education ang kanyang pinili. Samantalang hindi naman siya yayaman sa pagiging guro. Nasinagot naman niya ng, "Para sa akin kasi, tol, ang halaga ng buhay ay hindi dahil sa kayamanan, kundi sa kaligayahan at sa ang pagiging kontento ng tao sa anumang meron siya sa buhay. Hindi lahat ng tao ay kayamanan ng hangado pang lumigaya at hindi lahat ng mayaman ay masaya at kontento sa buhay. Kasi ang kaligayahan ay nasa puso. Wala itong katumbas ng halaga o kayamanan. Maganda nga ang ginawa ng Diyos eh. Sinadya niya ito upang maging patas ang paggamit ng kaligayahan para sa lahat. Kay mayaman, kay mahirap, kaya itong kamtin. Ang susi lamang ay hanapin ang tunay na kahulugan nito. Ang ibig sabihin ng pagiging masaya." Ang lalim naman ang reaksyon ko, sabay tawa. "Sabagay, tama ka dyan," dugtong ko rin. "Kumpira kasi ang basehan ng kaligayahan, walang katapusan ng luho ng tao. Hindi niya makakamit ang kaligayahan. Halimbawa, ang tao ay naghahangad ng isang magandang bahay. Kapag nagkaroon na,
mangangarap na naman ng mas bago at mas mahal pa. Kapag may bago na naman, mangarap na naman siya na magkaroon ng mansyon, ng rest house, kung saan-saan. Ganon din sa sasakyan. Kapag nakabili ka na ng pinangarap, magsawa din ito at bibili ulit ng panibago. At mas bagong modelo, mas high-tech. Tapos, hindi pa makontento sa kotse o SUV. Yate o barko naman ang bibilhin. Walang katapusan. Maaring ang hindi sila kontento. Ngunit kung hindi man sila maligaya, at least may pera sila. Ang pagsalungat ko. Kung ganun, wala ring silbi ang pera nila kung hindi sila maligaya. Diba? Sagot din niya. E paano naman ang mahirap? Hindi na nga sila maligaya, wala pang pera. Natawa naman siya. Tol, ang sinasabi ko dito ay ang pagiging kontento. Wala yan sa bilyong-bilyong pera o mga palasyo. Nasa pagiging kontento. Kahit barong-barong ang bahay mo, basta masaya ka at kontento at marami kang natulungan at natuwa sila sa'yo, you have lived life to the fullest, ika nga. Maging kontento ka, tol, at mamuhay ng marangal at nakakatulong sa kapwa. Diyan siguradong sasaya ang buhay mo. At walang kasing sarap ang pakiramdam kapag masaya ka na nga. Nakikita mo pang masaya rin ang ibang mga tao dahil sa'yo. Grabe, pakopya nga ng mga linya mo. Ang gagaling ah. Pera-pera pa rin ako. Di okay lang, choice mo sa buhay yan eh. Kung yan ang makakapagpabigay ng ligaya sa'yo, panindigan mo. Pero tandaan mo, kapag marami kang pera, hindi ka nakakasiguro kung sino sa mga nakapaligid sa'yo ang tunay na kaibigan. Saka, kapag darating ka sa puntong nagigipit dahil iiwanan ka ng mga peke at ang matitira ay ang iilang mga tunay. Pero kung isa kang mahirap, sigurado ka, hindi pera ang habol nila sa'yo. Kapugian, sabi ko at sabay post ng pakyut. Kung kagaya mong pogi, tangi, dapat yata ay ikaw ang academic scholar eh at ako ang working student. Ang galing mo. Talo mo ako sa debate. Prinsipyo naman kasi yan, tol eh. Paninindigan. Hindi mo naman kailangan pag-aralan yan. Hindi kailangan i-memorize. Eh bakit nga ba gusto mong maging guro? Bakit hindi na lang pare? Doktor, nurse, engineer, meteorologist, volcanologist, biologist, scientist, social worker, weather forecaster, taxi driver, o di kaya ay embalmer. Lahat naman yan ay nakakatulong, di ba? Tawa siya ng tawa. Narinig mo na ba ang kwento noong may mga namatay na engineer? Doktor, pulis, abogado, businessman at in-interview ang mga kaluluwa nila ni San Pedro bago papasukin sa langit? Hindi, ano ba yun? Nasa bungad pa lang sila ng pintuan ng langit. Naguunahan na sila sa pila at nagyayabangan na. Siyempre, yung teacher medyo nag-aalangan kasi nga hindi kagaya ng mga engineer o doktor na sikat na sa mga tao dahil sa mga nag-aagarang projects at nagawa. Ang mga guro ay nasa klase lamang, nagtuturo, nag-aaral, nagsusulat. Simple lamang ang trabaho niya, kaya nagpahuli siya sa pila. Hindi rin kasi niya siguradong makapasok siya sa langit dahil marami rin siyang pinagalitan, sinesermonan. Hinayaan na lang niya ang ibang mga may magagaling na profesyon ang mauna. Nung nandun na si San Pedro, ang engineer na nauna, at nagbayabang ito na siya daw ang gumawa ng mga buildings, mga highways, mga tulay at magagandang palasyo at mga architecture feats. Tiningnan ni San Pedro ang kanyang kodigo at nakita nga niya na ang mga ginawa ng engineer sabay sabing, pasok,
nagturo sa pintuan. Para bang gusto ni San Pedro na makapasok agad siya. Sumunod ang doktor. Nagmayabang din. Marami daw siyang nagamot na may mga sakit. Tiningnan muli ni San Pedro ang record, sabay sabi uli na pasok. Sumunod ang pulis. Nagmayabang din na marami siyang nahuli mga masasamang loob. Mga magnanakaw, rapist, terrorist. Sabi uli ni San Pedro, pasok. Nung ang guro na ang kaharap ni San Pedro, tinanong siya kung ano ang kanyang nagawa sa buhay. Nang hingi ng dispensa ang guro, gawa ng wala raw siyang nagawang konkretong bagay. Tinanong siya kung ano ang kanyang nagawa sa buhay. Tiningnan ni San Pedro ang record, sabay sabing, ah, ikaw pala. O sige, dyan ka sa kabilang pintuan pumasok. Nagulat ang guro at nagtanong kung bakit sa ibang pinto siya pinapasok. Hindi siya sinagot ni San Pedro, bagkus nagmamaktol ito. Ang yayabang ng mga yon, turo sa mga naunang profesyon. Akala nila, di ko alam na kaya nila ginawa ang kanilang mga trabaho ay dahil sa malalaking halaga na kanilang natanggap o nakulimbat. Pera lang ang sinasamba nila sa mundo. At baling sa natulol ang guro. At heto pa, nagmamayabang na magagaling sila. Eh hindi naman sila magiging ganyang kagaling kung hindi mo sila tinuruan. Hindi nga sila pinansin ng mga magagandang asal na itinuro mo sa kanila. Diba? Hindi pa rin talaga sila natuto. Napahinto siya ng sandali at inutusan na ang guro. O siya, alam ko ang hirap na dinanas mo sa buhay sa pagtuturo mo sa mga makukulit at mayayabang na yon. Kaya pasok ka na. Iyan ang pintuan ng langit. Tawa ng tawa ako sa kwento niya. Siyempre may mensahe, may aral. Ang galing naman. Parang gusto ko na rin lumipat ng kurso at maging guru ah. Eh, hindi ka na magkakapera niyan, sambit niya. Hayaan mo na. Nakikita naman ni San Pedro. At nagtawanan kami. Nahinto ang aking pagmumuni-muni nung dumaan si Marvin sa harap ko. Tulak-tulak ang floor map. Para akong biglang nagising galing sa isang mahimbing na pagtulog. At ang bilis niya magtrabaho. Mabilis na masinop. Pinagmasdan ko ang kanyang ganyo. Bakas pa rin sa kanyang mukha ang lungkot at pagkaseryoso. Sa kanyang hubad na pangitaas na katawan, ay bakas ang matitigas na mga muscle. Sa braso, dibdib, likod. Sigurado, resulta ang mga ito sa kanyang pinagdaan ng mabibigat na gawain at hirap na dinanas sa buhay. Hindi niya alintana ang malalaking butil ng pawis na pumabalis-bis sa kanyang balat. Hindi niya alintana ang hirap. Tahimik siyang nagtatrabaho sa kabila ng alam niyang nandun ako. Nalibago ako sa inasta niyang yun. Dati-rati, sa ganong sitwasyon, kung saan nagmamap siya ng sahig ng school at nandun akong nakatunga nga, nakangiti ito. Habot tenga pa. Masaya at bakas ang tuwa sa kanyang mukha. At nagagawa pa nitong magkwento at magpatawa kahit nagtatrabaho. Ngunit iba siya sa pagkakataong yun. May mga katanungan ang aking isip habang nakita siyang ganun. Una ay yung matinding pagkaawa ko sa kanya. Kung bakit ko naramdaman ng ganun. Pangalawa ay ang nangyari sa amin sa gabing yun. Kung sinadya ba niya yun o lasing lamang siya o nananaginip lang. Pangatlo ay ang ipinakita niya lungkot na halos hindi na ako kibuin. Pangapat ay kung dapat ko ba siyang pagalitan sa ginawa niya. Ang panglima ay ang aking naramdamang kalituhan. Ewan ko rin parang simpleng bagay lang naman ang lahat ngunit bakit ba parang napakalaking problema ng mga ito sa akin? Tapos na ako, tol. Ang sambit ni Marvin.
Nasa harap ko na pala siya at nakabihis na. Saan tayo mag-uusap? Sa plaza na lang kaya tayo, tol. Ang sagot ko. Daladala ang siopaw na binili ko sa isang stall kasama ng soft drinks na inilagay sa plastic na may straw. Nagtungo kami sa Bayview at naupo sa isang sementong bench na nakaharap sa dagat. Dahil gabi, malamig ang simoy ng hangin. Habang kumakain kaming dalawa, ramdam ko naman ang namuong tensyon. Nakayoko kaming kumakain. Misto lang walang gustong magsimula ng pagsasalita. At marahil ay hindi siya nakatiis. Siya na ang bumasag ng katahimikan. Sorry tol sa ginawa ko. Lasing kasi ako noon. Habang kumakain kaming dalawa, ramdam ko naman ang namuong tensyon. Nakayoko kaming kumakain. Misto lang walang gustong magsimula ng pagsasalita. At marahil ay hindi siya nakatiis. Siya na ang bumasag ng katahimikan. Sorry tol sa ginawa ko. Lasing kasi ako noon. Hindi ako kumibo. Binitawan ko ang isang malalim na buntong hininga at iginuri-guri ang kamay sa basitong plastic na nilagyan ng soft drinks. Ewan kung ano ang iniisip mo tungkol sa akin. Ngunit ewan ko rin. Basta sorry. Hindi ko nagagawin yun. Ang dugtong niya. At napansin ko na lang na ipinahid niya ang kanyang kamay sa kanyang pisngi. Tumulo na pala ang luha niya. Huwag kang mag-alala tol. Hindi naman ako galit eh. At huwag kang mag-sorry dahil kagustuhan ko rin naman yung nangyari. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nasasaktan ako tol kapag nakita kitang malungkot. Ang nasabi ko na lang. Ewan ko rin kung bakit ganoong linya ng pagsasalita ang lumabas sa aking bibig. Hindi siya umimik. Alam mo, ikaw ang best friend ko. At kauna-una ang kaibigan na sobrang naging close nang ganito sa akin. Sabay hawak ko sa kanyang kamay at pinisilyo ng mahigpit. Ayokong nakikitang malungkot ka tol. Dugtong kong nanatiling nakayuko na tila ba nahihiya sa akin sinabi. Hinayaan lang niyang hawakan ko siya. At maya-maya, naramdaman kong pinisil na rin niya ang aking kamay. Ewan ko ba, sa ginawa kong yun, ay parang magkasintahan tuloy ang dating nito sa akin. Saan ka ba nakakita ng dalawang lalaking magkatabing nakaupo? Dikit na dikit ang mga katawan. Nag-holding hands sa isang lugar na madilim-dilim na halos kami lang ang tao. Kulang na lang ay magyakapan at maghalikan. Salamat tol. Ikaw lang din naman ang best friend ko eh. Sana ay hindi tayo magkahiwalay. Ang sambit niya. Siyempre naman, bakit ba tayo maghiwalay? Ano man ang mangyari, hahanapin pa rin kita. At dito sa puso ko, wala nang iba pang papalit sa iyo bilang best friend ko. Sorry talaga tol. Sabi nang huwag mag-sorry eh. Pag nag-sorry ka pa, kakagating ko tong kamay mo. Ang biro ko. Natawa naman siya na inosenteng na pa. Ay, sorry po. Hindi na maulit. Kaya doon, kinagat ko na talaga ang kamay niya. Sabi niya huwag mag-sorry. Aray! Sabi niya. At nagtawanan kami. Tahimik. Alam mo tol, may nag-recruit sa akin na sumali sa isang fraternity ba yun? Ano? Ang tanong niya. Baka sa mukha ang pagkabigla. Parang swastika ba yun? Huwag kang sumali dyan tol. Huwag. Ang matigas niyang sabi. Bakit? Violento ang grupo na yan. Hindi yan sila takot na pumatay.
may kinalaman ng grupo na yan sa pagtutulak ng droga. Ban nga yan sila sa campus eh. Talaga? Ang sagot ko na lang. Makapangyarihan ng grupo na yan, parang isang mafia, sindikato, may mga politikong taga-suporta. Marami nang nasalbis dito sa lugar na ito at pinaghihinalaan sila ang may kagagawan. Kapag napaginitan ka nila, titirahin ka. Ganun ba? Mabuti na lang at nasabi mo sa akin. Oo, at malalaman mo kung may death threat ka galing sa kanila. Bibigyan ka nila ng pulang rosas na tinanggalan ng petals. Kung ang binigay na rosas nila ay wala nang natirang petals, patay ka. Tutudasin ka nila talaga. Kung may petals pa, threat lang nila yan na ibig sabihin, huwag mong ituloy kung ano man ang gagawin mong matatapakan sila. Kung gagawin mo pa rin, may warning ulit. At mas kaunti na lang ang petals. Hanggang sa bibigyan ka na ng panot na rosas. Dead ball ka na nun. Ay ganun, nakakatakot pala ang grupo na yan. Kaya kahit ano man ang mangyari, huwag kang sumari sa kanila. Pangako mo yan sa akin, okay? Pangako, tol. At salamat sa paalala. Ibang topic na lang. Mukhain niya. Anong gusto mong topic? Ikaw? Ako? Ang gusto mong topic ay ako? Natawa siya. Sira. Natawa na rin ako. At ano naman ang pag-uusapan natin tungkol sa'yo? Ang pagkagwapo ko? Talino ko? Ang mga nagkakaroon ng klas sa'kin? Dugtong ko pang biro. Sa bagay, gwapo ka naman talaga at matalino. Kumusta na ang panliligaw mo kay Emily? Wala pa. Hindi pa ako sinagot. Sabi niya, pagkatapos na naman ng midterm test, so susunod na buwan pa yun. Dati sabi niya, malapit na. Pero ewan, bakit nagbago? Mahal mo ba talaga siya? Tumango lang ako at yumuko. Parang may lungkot ang kanyang mukha sa akin sinabi. Sa akin naman, parang hindi ko rin maintindihan ng sariling kinikimkim. Parang hindi ko kayang bigkasin sa kanya na mahal ko nga si Emily. Maligo na nga lang tayo, tol. Tingnan mo ang playa, ang lapad. Low tide kaya. Ang pagbasag ko sa seryosong usapan, ang pagturo ko rin sa playa sa ibaba ng seawall. Kapag ganoong low tide kasi, lumalantad ang puro buhangi ang playa. Ang lamig kaya ah. At gabi na, madilim pa sa banda ron. Natatakot ka ba? Hindi naman. Eh di tara na. Sabay tayo at nagtatakbong tinumbok ang hagdanan at bumaba na ako patungo sa playa. Tara na! Sigaw ko na patuloy na nagtatakbo. Sumunod din siya at tumakbo rin. At nung nasa harap na kami ng dagat, hinubad ko ang aking damit at inilatag lang iyon sa ibabaw ng mga bato. Naghubad din siya. At saka sabay kaming lumusong sa tubig. Napasigaw kaming pareho nung nasa tubig na kami. Habulan sa paglangoy, harutan, tawanan, sobrang saya. Nung napagod na, humiga ako sa buhangin, nakatihaya. Humiga rin siya, nakatihaya rin sa tabi ko. Napakagaan ng aking pakiramdam. Pagiwari ko ay nasa isang paraiso kaming dalawa. Walang pressure. At ang aming bubong ay ang langit. 10 bilyong-bilyong bituing kumikinang. Sarap siguro kapag kasama ang iyong mahal sa ganitong kagandahang lugar at panahon. Walang ingay, walang mga tao. Napakaliwalas ng panahon. At ang dagat, sobrang payapa. Hindi siya umimik. Nakikinig lang sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig. Diba umibig ka na? Ang tanong ko. Hindi ko naman sinabing umibig na ako eh. Ang mabilis din niyang pagsagot. Sinabi mo kaya,
Yung sabi mong malayo, yung tubig ng Jensen at langis ng Ilocos ba yun? Sino naman yun? Imaginary lang yun ha, hindi totoo yun. Maniwala ako sa'yo. O sige, kung i-imagine mo rin nandito siya, ano ang gagawin mo sa kanya? Wala ah. Wala nga yun. Tubig at langis nga lang yun. Ang matigas niyang pag-deny. Ayaw mo ba siyang halikan? Pwede. Ayaw mo ba siyang yakapin? Pwede. Ayaw mo ba siyang angkinin? Pwede. Ikaw naman, anong gagawin mo sa kanya? Sino? Si Emily. Wala. Itanong ko lang sa kanya kung mahal niya ako. Yun lang. Mag-usap kami ng kung ano-anong bagay. Yun lang. Oo, yun lang. Naku, kung ako si Emily, isa sa pag-uusapan natin ay ang hiwala yan. Bakit naman? Eh, pagkakataon na eh. Naghintay lang akong may gagawin ka sa akin. At nagtawanan kami. Nilingon ko siya. Lumingon doon siya sa akin. Kahit madilim ang paligid, naaninag ng aking mga mata ang kanyang postura. At ewan kung anong kabulastugan na pumasok sa isip ko. Parang nabighani ako sa kanyang mukha at sa kanyang pormang nakahubad. Hank na hank ang katawan at nakangiting nakatingin sa akin. Pakiramdam ko ay may kakaibang kiliting gumapang sa aking katawan. Tol, ang pag-aalangan kong sabi, ang boses ay seryoso at halos pabulong na, bakit? Tanong niya. Ang boses ay seryoso at mahina din. Yung ginawa mo sa akin nung gabing yun, dahil ba sa lasing ka? O dahil gusto mo talagang gawin yun sa akin? Ang diretsahan kong tanong. Alam ko masyadong sensitibo ang tanong na yun. Ngunit sinadyang ipinilabas ko talaga yun. Gusto kong malaman ng totoo. Hindi siya nakasagot kaagad. Parang napakulang ang tingin niya sa mukha ko. Huwag kang mahiya. Hindi ako magagalit. Yung totoo? Oo, yung totoo. Eh, lasing lang ako ng tol. Tila nadismaya naman ako sa sagot niyang yun. Malakas kasi ang kutob ko na matagal na niyang gustong gawin yun sa akin. Bigla akong tumayo sabay sabing, okay, fine. I heard it. At tinumbok ko ang mga damit ko. Nagparamdam ng pagkadismaya. Magdadamit na sana ako nung, okay, aaminin ko tol. Matagal ko nang gustong gawin yun sa'yo. Biglang nabitiwan ng aking mga kamay ang damit ko at napako na lang ako sa aking kinatatayuan. Hindi na agawang sumagot sa sinabi niya. Lumapit siya sa kinatatayuan ko at sa ibabaw ng mga bato, yumuko at pinulot din ang damit niya sa ibabaw nito. Ngayong alam mo na, happy ka na. Ang may halong pagmamaktol na sabi niya habang nakayuko. Hindi nakatingin sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Halos magkadikit ang aming mga katawan habang nakatayo kami pareho. Tinitigan ko siya. Tinitigan din niya ako. Nagtitigan kami. Ayaw mo ba akong yakapin? Ayaw mo ba akong halikan? Ayaw mo ba akong angkinin? Ang sambit ko. Pwede, sagot niya. At naalimpungatan ko na lang ang unti-unting paglapit ng aming mga labi hanggang sa tuluyang naglapat ang mga ito. At sa dalampasigang yun, saksi ang mga bituin sa langit at ang mga alon sa dagat sa lihim naming pagsimsim sa sarap ng pagpapasasa. Ang dalampasigang yun ang naging saksi ng aming patagumpag niniig ni Marvin. Kumbaga, yun ang naging love nest namin.
kung masasabi kong labang na magitan sa amin. Kasi, una, wala naman kaming official na usapan na o aminan na kami na nga na magkasintahan nga kami. Basta nangyayari lang ang bagay na yun. Kapag ang isa sa amin ay nagyayaya sa aplaya, yun na. Hindi maaring walang mangyari sa amin sa lugar na yun. Minsan, nagbabawang kami ng kung ano-ano makakain o maiinom. Minsan din, kapag walang pera, wala kaming dala kundi ang mga damit na suot-suot lang namin. Pero masaya pa rin. Kaya lang, kapag nagpunta kami doon, dapat ay gabing-gabi na upang walang tao sa lugar. At dapat ay low tide upang sa bandang malayong parte ng dalampasigan kami pupuesto kung saan hindi naaabot ng liwanag galing sa mga lamp post ng plaza. At nagagawa namin ng bagay na tanging kami lang ang nakakaalam. Masaya-masaya ako sa setup namin. Bagamat hindi ko alam o siguro kung ano nga ba ang nararamdaman ko para sa aking best friend. Wala akong problema kasi sa aking tingin ay ganun din siya. Hindi kami, ngunit nandyan lang kami para sa isa't isa. At kapag nakakaramdam ng init, malaya namin nagagawa ang mga bagay na nakakapagpalabas ng init ng aming mga katawan. Parang ganun lang kasimple ang aming setup. Sweet kami dahil mag-best friend. May naramdaman ako dahil best friend ko siya. May ginagawa kami dahil kapag mag-best friend nga naman, lahat ng kalokohan pwedeng gawin na walang pag-iinarte. Kahit nga pagiging malapit niya sa aking pamilya at mga magulang. Lalo na sa aking ina, na ang tawag na sa kanya ay anak na rin. Para sa akin, ito ay dahil best friend nga kami. Lahat ng dahilan kung bakit namin nagagawa mga bagay-bagay ay dahil best friend kami. Kahit nga sa mga kilos namin sa harap ng mga tao, hindi mo iisipin na may nangyayaring kabulastugan sa amin. Nagtatawanan, naghaharutan, nagbibiruan kagaya ng normal na magkakaibigan o mag-best friend. Sa mga kilos at galaw namin, walang mag-aakalang may kakaibang gawain kami o may tinatagong katarantaduhan o milagro. In short, sa ang anggulo mo tingnan, wala kaming emotional attachment. Ibig sabihin, sa side ng mga tao at sa side ko, ewan ko lang ang sa side niya. Isang beses na maulan-ulan, sabay kami naglalakad patungo sa eskwelahan. Bago kami makarating sa gate, may parte sa kalsadang maputik. Habang nagmamadali kami naglalakad, biglang dumaan ang isang rumaragasang dump truck at natalsikan ako ng putik. Asintadong natamaan ang aking puting polo shirt. At hindi lang basta-bastang burak, may buo-buong putik pa. Nung nakita niya ako, walang iyang driver na yon. Sabay dampot ng bato at babadoy na sana ang dump truck. Hayaan mo na tol, ang sambit ko. Bagamat hindi ko rin alam ang aking gagawin, gawa ng takot na baka malita ko sa klase, may long quiz pa naman kami. Ang ginawa ko na lang ay tinangka ko lang pahiri ng mga putik na dumakit sa aking polo gamit ang aking kamay at mga scratch na papel. Ngunit na natiling nakadikit pa rin ang dumi at lalo pang kumalat. Lalo tuloy akong narattle. Yun bang nagmamadali ka dahil may hinahabol ngunit dahil sa isang hadlang, mukhang madiskaril pa yata ang target mo na makarating ng nasa tamang oras o kung makarating man at mapagtawanan ka dahil sa ayaw mong puno ng dumi ang damit. Ngunit kalmante lang si Marvin. Hubarin mo na lang yan, tol. Sabay hubad naman niya ng kanyang t-shirt. Anong gagawin mo? Inabot niya sa akin ang nahubad niyang t-shirt. Ito ang isuot mo. Ha?
Papano ka? Ganito lang. Bakit? Ganda naman ang katawan ko ah. Bigla tuloy ako napangiti. Yabang mo naman. Di ba sabi mo isang beses na magandang katawan ko? E di panindigan ko na to. Tingnan na lang natin kung walang maglalaway sa akin. Adik ka talaga. Tara na, late ka na sa test mo. Baka ako pa ang masisi mo kapag hindi ka nakapag-top sa test mo. Sabay kindat. Akin na yung polo mo. Lalaban ko sa utility room ng school mamaya. Tamang-tama. Ituto ko na lang ang electric fan dyan. Hindi pa tapos ang umaga, tuyo na yan, ang sambit niya. Tumalima naman ako. At nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ako, suot-suot ang t-shirt niya samantalang siya. Nakahubad ang pangitaas ng katawan. Ang aking polo ay nakalilay sa likurang bulsa ng kanyang pantalon. Astig ang dating. Gusto mo, hipuin mo pa ang abs ko. Sira ulo. Todo na ang pagkaka-addict mo. Ang malakas kong tawa. At may nangangantyaw din sa kanyang mga kasama niyang working student. Tol, ang macho-macho mo talaga. Pakis naman dyan. Tawa lang kami ng tawa. Walang pake. Deadma lang sa mga kantyaw. Pati ang mga estudyante na kasalubong namin ay nagtaka kung bakit siya nakahubad. At lalo na ang mga babae. Dahil nakakabighani naman talaga ang kanyang forma sa super mega hype na katawan. Kitang kita sa kanilang mga napapakong tingin ang pagkahanga sa forma ni Marvin. Nung nasa guard gate na kami, sinata siya ng gwardiya. Boss, nakatalsikan ng putik itong aking damit eh. Sa loob ng utility room lang ako magbihis. May extra kasi akong damit doon. At dahil kilala naman siya ng gwardiya, ipinapasok din siya. Natouch ako. Siyempre, siya ang savior ko. Ngunit hindi lang ako touch. May gumapang pa na kakaibang init sa nakitang nakahubad na pangitaas niyang katawan. Parang nag-evaporate ang lahat ng aking na-memorize na pinag-aralan para sa test ko sa araw na yun. At ang aking nasambit na biro na lang ay, Tol, ang sarap mag-internet at mag-chat. Bigla akong na-miss ang ka-chatmate ko. Internet kasi, o kaya chat. Ang gamit namin salita pagtukoy sa ginagawa namin na kabulustugan sa aplaya. Yan ang mga lingwahe namin. Kami lang ang nakakaalam. Kami lang ang nakakaintindi. Parang may sarili kaming bansa na tanging kami lamang ang mamamayan o mundo kung saan kami lamang ang namumuhay. Ngunit may isang insidente hindi ko malilimutan kung saan bumilib talaga ako sa kabaitan ni Marvin. At ang ginawa niyang ito ay tumatak hindi lamang sa aking isip, kundi pati na rin sa aking puso. At nasabi ko sa aking sarili na talagang isang tunay na kaibigan si Marvin at napakaswerte ko na nagkaroon ng kaibigan kagaya niya. Fiesta iyon sa Karatig Barangay kung saan may search for Mr. Body Beautiful. May premium trip to Boracay. Good for two para sa mananalo. At ang dagdag pa-premium ay ang pagiging modelo nito sa isang fashion designer. Hinikayat ko si Marvin na sumali. Sayang din yun, Tol. Pag nagkataon, makapunta ka ng Boracay at libre. At hindi lang yan. Magiging modelo ka pa. Imbis na magmamap ka gabi-gabi sa mga hallways at silid ng universidad, rarampa ka na lang sa harap ng mga nagtitili ang tao at malaki pa ang kita mo, sisikat ka pa, ang sabi ko. Ayoko ah, hindi naman ako ganyang kamacho para magpakita ng katawan. At isa pa, hindi ko kaya humarap sa mga tao. Okay lang sa akin ang maglinis. Kahit buong university pa ang linisin ko, huwag lang ang humarap sa mga tao. At saka, hindi naman ako gwapo, Tol. Hindi kagaya mo.
Anong hindi? Ang lakas kaya ng apil mo. Ang galing ng tintig mo. Ang galing ng forma mo. Ang galing mong maglakad. Ang galing mong umiti. Titig mo pa lang eh. Nakakalusaw na. Sira ulo. Ayaw maniwala oh. Hindi naman talaga totoo eh. Ay sus, pakipot pa to. Ako nga, nababading sa'yo eh. Ang biro ko. Kung naging babae ka nga lang sana, liligawan kita eh. Talaga? Ang sagot niya. Binitiwan ng nakakalokong ngiti. O ano, sasali ka ba? Ikaw na lang. Susuportahan kita. Sige na tol. Ang pag-iit ko sa tanong. Hindi ah, finals kaya. Ayokong isugal ang aking pag-aaral sa wala namang kasiguraduhang patimpalak. Kung matalo ako, doble talo kasi hindi ko na nga nasungkit ang premyo. Baka ibagsak ko pa ang mga profesor ko. Mabuti kung tatanggapin nila ang paliwanag na gusto kong maging isang modelo. Di kaya ako pagtatawanan ng mga yon. Sasabihin, wow, may ambisyong maging modelo ang ating janitor. Sobra naman sila kung ganyan ang isasagot nila. At hindi ka janitor, working student ka. Ibig sabihin, hindi ka tatagal sa pagiging ganyan. At bakit naman kung janitor, anong masama? Wala bang karapatan ng mga ito na mangarap? Hindi naman sa ganyan. Ang ibig kong sabihin, hindi nila ma-imagine na ako isang low profile, mahiyain, sasali sa isang patimpalak na tanging mga sociable na tao lamang ang gustong sumali. Hindi ko gusto yan, hindi ko kaya. At wala akong ambisyon na maging ganyan. Higit sa lahat, ayaw kong sirain o problemahin ang nakatakdang schedule ko sa pagsusulit. Sa bagay, may tama ka. Ang sagot ko. Pero para sa akin, tol, qualified ka talaga eh. Kahit sa paglalakad mo pa lang, ang ganda mong tingnan, parang isang modelo. Proportion kasi ang katawan mo, at ang ganda mong magdala. Kahit nga mga luma ang sinusuot mo, o kahit tagpi-tagpi pa o butas-butas, kapag ikaw ang nagsuot, parang gusto ko na rin magsuot ng butas-butas o tagpi-tagping damit. Nagiging attractive kasing tingnan ng mga ito kapag ikaw ang nagsuot. Dagdagan pa sa sunugin ngunit makinis mong balat. Hanip. Totoo naman kasi ang lakas ng apil ni Marvin at kahit sabihin wala siyang kaartihan sa katawan o mga nilalagay sa mukha o balat, makinis ito. At kahit ano ang isuot, lutang na lutang pa rin ang pagkahayop ng apil niya. Totoo naman kasi, ang lakas ng apil ni Marvin at kahit sabihin wala siyang kaartihan sa katawan o mga nilalagay sa mukha o balat, makinis ito. At kahit ano ang isuot, lutang na lutang pa rin ang pagkahayop ng apil niya. Hindi pa nga ako nakakaranas na sumali sa mga ganyan eh. Oo nga, pero para sa akin tol, sayang din. Baka lang naman. Ayoko talaga. Hayaan na lang natin sa kanila yan. Hindi ko pa rin ipagpalit ang finals ko. Mabababa na nga mga grado ko. Sisirain ko pa ito sa isang patimpalak na walang kasiguraduhan. Napahinto siya ng sandali nung may naisip. Ikaw na lang kaya ang sumali. Mas gwapo ka kaya. Ang daming ang nagkakakara sa'yo dito sa campus. Para kang ang freezer eh. Ngiti mo pa lang, nagyiyelo na ako. Napangiti naman ako. Ang ganda naman ng pick-up line mo. Nakakakilig. Ang sambit ko. Nasinagot naman niya ng wala bang hug dyan? Pumutok ang isang malakas na halakak. Mamaya, mag-internet tayo. Makatikim ka sa akin. Ang pagbabanta niya. Ano, sasali ka na? Pag-iit niya rin sa tanong para sa akin. Ano ka, academic scholar ako,
kapag bumagsak ako sa subjects, katapusan na ng pag-aaral ko. Walang pera kaya ang mga magulang ko. E di mag-working student ka na rin. Pwede, pero bakit ako mag-working student kung kaya ko namang maging academic scholar? Sabagay. So iyon, nakaset na talaga ang mga utak namin na hindi na siya sasali. At lalo nang hindi rin ako. 3 araw bago ang patimpalak, nagkasakit ang aking inay. Dinala namin siya sa ospital at doon na pag-alaman sa ultrasound at x-ray na may mga bato ang kanyang abdo at dapat itong tanggalin sa pamamagitan ng operasyon sa lalong madaling panahon. Para namang nawalan na sa tamang pag-iisip ang aking itay sa paghahanap ng makukuhanan ng pera. Nasa 30,000 raw ang gagastusin sa operasyon. Pati ako ay hindi makapag-concentrate sa aking nalalapit na finals dahil dito. Sinabi ko ito kay Marvin. At awang-awa siya sa kalagayan namin. Ngunit wala siyang maitutulong kasi wala nga rin siyang pera. Nakahanap naman ng aking itay ng mautangan. Subalit hanggang 10,000 lang. At sa isang pautangang 5-6, napakalaki na nga ng tubo, kulang pa. Itinuloy pa rin naman ang operasyon. Ang problema lang namin ay kung saan maghanap ng pandagdag na pambayad sa ospital. Araw ng finals. Hinahanap ko si Marvin. Hindi ko siya mahagilap. Pati sa kanyang classroom ay wala siya. Tuliro ang aking isip sa araw na yun. May test ako, subalit maraming bumabagabag sa aking isip. Kalagayan ng aking inay, awa sa aking itay, at si Marvin na hindi ko magilap. Binilisan ko ang pagsagot sa pinakahuli kong pasulit sa araw na yun. Nung natapos ko na ito, nagtatakbo akong tinungo ang lugar kung saan ginanap ang patimbalak. Kahit hindi ako naniwalang sasali si Marvin, nagbakasakali lang akong nandun siya. At hindi ako nagkamali. Timing na tinawag ang kahuli-huli ang contestant. "Please welcome Mr. Marvin Daria." Sigaw ng MC na halos sinabayan ng nakakabinging hiyawan at palakpakan na halos babagsak na ang buong stadium sa ingay ng audience. At nakita ko na lang si Marvin na lumabas sa entablado. Ang tanging sapot ay isang trunk na sa palagay ko ay libreng bigay ng uniforme para sa mga kalahok. Kitang-kita ang ganda ng hugis ng kanyang katawan. Ang matipunong dibdib, ang formadong mga biceps, ang six-pack niyang abs at ang mga malalaking hita. Na-mesmerize ako sa tindi ng apil niya. At bagamat huli na akong nakarating, pakiramdam ko ay siya ang paborito ng mga tao sa sobrang ingay ng hiyawan at palakpakan nila. At lalo na nung pinakawalan pa ni Marvin ang isang ngiting ng bibitin. Ang tingin ay tila nanunukso. Ang galing. Sobrang nakakabighani. Halos mapatid ng aking vocal cords sa kakasigaw. Habang hindi naman ako magkamayaw sa pagtatalon at pagpapalakpak. At nung nilingon niya ang aking kinaroroonan, tila lumulundag-lundag naman ang aking puso nung binitawan niya isang mapanuksong kindat. Pagaramdam ko tuloy, hihimatayin ako sa sobrang pagka-excite sa kanyang ginawa. At marahil dahil alam niyang nandun ako at aliw na nag-cheer sa kanya, parang lalo siyang ginanahan. Ngunit doon ako na antig at lalong humanga sa best friend ko. Noong tinawag na ang mga contestants para sa questions and answer portion, at ito ang sinagot niya sa tanong kung ano para sa kanya ang kahulugan ng buhay. Ang makatulong sa kapwa sa kahit maliit na paraan. Ito ang susi ng tunay na kaligayahan. Walang kasing sarap ang maramdaman ng isang tao kapag
nakatulong ka na nga. Nakita mo pang masaya din sila dahil sa maliit na tulong mo. Ang binitiwan niyang sagot. Malakas na palakpakan ang ibinigay ng mga tao sa kanyang sagot. Narinig ko na yun sa kanya at alam ko iyan ang kanyang paninindigan sa buhay. Ngunit may karugtong pa pala ang kanyang sagot. Ngayon, nasa isang kritikal na kalagayan ang ina ng aking matalik na kaibigan. Sumali ako sa patimpalak na ito dahil hindi lang dahil nais kong manalo, kundi upang ipakita rin sa kanya na sa pamilya niya na kaya kong gawin ang lahat upang makatulong. Kahit a-absent pa ako sa finals. Kahit manginginig pa ako sa kaba sa pagharap sa maraming tao dahil hindi ko kailanman pinangarap ito. Kahit babagyo pa, lilindol, babaha, walang makakahadlang sa pagtulong ko para sa isang mahal na kaibigan. Alam ko kung gaano kasakit ang mawalan ng magulang dahil minsan ay nawalan na rin ako. Kaya ayaw kong danasin din niya at ang mga kapatid niya. Ang sakit na naranasan ko sa buhay. Kung manalo man ako dito, masaya na ako sa aking munting paraan na matulungan ko siya. Ngunit kung matalo man, at least na ipakita ko sa kanya na lahat ay tatahakin ko para sa kanya. Maraming salamat po. At nanalo na nga si Marvin. At dahil sa emosyonal niyang sagot sa patimpalak, mismong ang mayor na isa sa mga judges ang nag-offer na siyang gagastos sa pagpapa-opera sa aking inay. At hindi lang yan. May kontrata pa siya na magmo-model para sa isang fashion designer kung saan ang butik ay nasa Karatig na siyudad. Tol, ang galing-galing mo sa pagrarampa. Ang sabi ko noong nag-usap kami sa likuran ng lawn ng ospital kung saan may mga kahoy at magkatabi kaming naupo. Ikaw kasi ang inspirasyon ko eh. Sobrang kaba ko sa una. Natapilok pa ako nung lumarampa akong nakasuit. Ngunit noong nakatrunks na at nakita na kita, doon na ako nag-init. Lumakas ang loob ko. Para sa iyo naman kasi ang lahat ng yun. At narandaman ko na lang ang kamay niya na humawak sa kamay ko. Pinisil ko ang kamay niya. Salamat, tol. Hindi ka lang hero para sa akin. Hero ka rin ng pamilya ko. Saka naman may biglang nagpatutog. Sa loan kasi na yun, may mga speakers na nakakabit sa kahoy. Parang ginawang lugar yon kung saan maaring magpalipas ng oras. Magmuni-muni, lumanghap ng preskong hangin ang mga tao at pasyente.
At habang patuloy na tumutugtog ang kanta, namalayan ko na lang na tumulo na ang aking mga luha. Sinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Hinayaan lang niya ako. Nang natapos na ang kanta, pinahid ko na rin ang aking mga luha. Noong napansin niya ito, siya na ang nagpatuloy sa pagpahid gamit ng kanyang palad. Paano yan? May trip to Boracay ka na. Makakarating ka na rin sa Boracay. Buti ka pa. Oo nga, at kasama ko pa ang pinaka-inspirasyon ko sa pagsali ng patimpalak na yon. Sino? Ang tanong ko. Tinitigan lang niya ako. Gusto mo mag-chat tayo? Sira ulo. Sarado pa ang internet cafe. Sa bagay, pero sa Boracay, sigurado akong sa hotel nila. Wifi na ang gamit. Kahit sa loob ng kwarto, basta may laptop, may desktop, pwede tayong mag-internet. At sabay kaming nagtawanan. Natuloy kami sa Boracay. Walang mapagsidla ng saya ng aking nadarama sa unang experience namin na makapunta sa ganoong kagandang lugar. At sa hotel na tinira namin, 2 gabi at 3 araw kami doon para kaming tunay na magsing-irog. Ang kulang na lang sa amin ay ang salitang I love you. Balik na naman ang pagiging close namin. Parang kompleto na basa ng lahat. Masaya ako na nagkaroon ng isang tunay na kaibigan kagaya ni Marvin. Masaya kami sa aming samahan. Pagiwari ko ay wala akong takot sa buhay kapag kapilang ko siya. Ang kaso, ganyan talaga marahil ang buhay. Puno ng hiwaga, puno ng pagsubok, at ang kahit gaano kalalim na pagmamahalan o pag-iibigan, ay minsay bumibigay din kapag dumanas ito ng matinding pagsubok. Patuloy pa rin kasi ang panliligaw ko kay Emily dahil hindi pa naman niya ako sinagot. At ang sabi pa sa akin ay matatagalan pa. Patuloy pa rin akong umakit ng ligaw sa kanya. At sa bawat dalaw ko kay Emily, nandun pa rin palagi sa akin tabi si Marvin. At kagaya ng mga nakagawian, habang mag-uusap kami niyan ni Emily sa labas ng kanilang bahay, sa isang sulok na medyo madilim-dilim, si Marvin naman ay nag-iisa sa isang party rin ng lugar. Nag-iisa, naghihintay kung kailan kami matatapos sa aming pag-uusap ni Emily. At kahit na abutin pa kami ng magdamag, nandun pa rin si Marvin. Walang reklamong naghihintay sa akin. Para sa isang asong nagbabantay sa kanyang amo, na kung saan ay hindi kayang sukatin ng kanyang loyalty para dito. Siguro masasabing ako isang manhid o sadista. Ngunit sinabi ko na ito kay Marvin na hindi na niya ako kailangan samahan sa pagliligaw kay Emily. Subalit sa mismo nang insist na sasama. Ayaw daw niyang mapahamak ako. Mahal mo ba talaga si Emily? Nakailang tanong na rin si Marvin sa akin. At ang sukli ko sa tanong niyang iyan ay either katahimikan o tango lang. Mahal ko naman talaga si Emily. Bagamat mahal ko rin si Marvin, ngunit gustong i-justify ng isip ko na ang pagmamahal ko sa kanya ay bilang isang best friend lang. At walang ibang explanation sa aming mga ginagawa. Alam ko naman kasing bawal ang relasyon namin. At alam din niya ito. Ang pag-ibig ay para lamang sa lalaki at babae. Hindi ito applicable sa kapwa lalaki. Yun ang parehong nakatatak sa aming isip. Akala ko ay isang simpleng katanungan lang yon. At wala nang ibang ipahiwatig pa kundi ang malaman mismo galing sa isang kaibigan ang laman ng kanyang puso. Ngunit may mas malalim palang dahilan nito. Lumipas ang ilang pang-araw at nagtaka na lang ako nung habang binubulat-lat ko ang isa niyang notebook, nakita ko na isang drawing ng swastika.
yung symbol ni Hitler. Gusto ko sana siyang tanungin tungkol dito, ngunit hindi ko na itinuloy pa gawa ng bakalang aksidenteng na drawing niya ito na wala namang kahulugan. Ngunit doon ako nagsimula ng magduda nung nakita ko muli ang drawing sa loob ng dila ng kanyang sapatos at sa tarjeta ng kanyang t-shirt. "Tol, bakit may mga drawing ka ng swastika?" ang tanong ko sa kanya. "Saan mo nakita?" ang tanong niya. Ang boses ay may halong pagkainis. "Sa notebook mo, sa sapatos at t-shirt." Ngunit imbes na sagutin niya ako, nagalit pa ito. "Bakit ka ba nakikilam sa mga gamit ko?" Nagulat na pa ako sa inasta niyang yun. Para bang napakasimpleng tanong lang pero nagalit ka agad siya. "Bakit ka ba nagalit?" ang tanong ko rin. "Awas ta, huwag mong pakialaman mga gamit ko." Ang padabog niyang sagot sabay talikod. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit gano'n ang inasta niya. Kasi naman, kapag may problema siya, kahit kaano man kalaki ito, hindi mo mapapansin yan na may problema. Nakangiti pa rin siya lalo na kapag nakikita ako. Sabi pa nga niya minsan na ako raw ang solusyon sa lahat ng problema niya. Kapag binibiro ko siya, parang napapawi daw ang sama na loob niya. Pero iba ang ipinakita niya sa akin sa tagpong yun. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw, palagi ko na siyang nakikitang malalim ang iniisip at kapag kinakausap ko ay umaalis o nag-aalibay na may gagawin o pupuntahan. Hindi na rin siya dumadalaw sa akin. At kapag hinahanap ko sa boarding house nila, kadalasan ay wala ito. At kapag nandun man, ayaw akong harapin. Kesyo may ginagawa, natutulog, kesyo hindi maganda ang pakiramdam. Kung ano-anong palusot. Ang sisti pa, pati ang trabaho niya ay napabayaan. Marurumi na ang area niya sa building. At napupuna ito ng mga estudyante. Tinanong ko ang kanyang mga kasamahan sa trabaho na pare-pareho ang sagot sa akin. Nagbago na nga si Marvin. At may ibang grupo at kaibigang sinasamahan. Mistulay itong sibat na tumama sa aking puso. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang siyang nagbago. At ibang kaibigan ang sinasamahan samantalang wala namang problema sa aming pagiging magkaibigan. Nagtatanong din ako sa ibang mga nakakakilala sa kanya. At ang sabi-sabi nila ay sumali daw ito sa swastika fraternity. Sobrang sakit ng aking naramdaman. "Akala ko ba ayaw mo akong sumali sa fraternity na yan dahil magulo, sindikato, at hindi natatakot na pumatay ng tao ang grupo na yan. Bakit ikaw? Gusto mo na rin bang pumatay ng tao?" Tanong ko sa kanya noong nakatsyempo ako na nag-iisa siya sa student center. "Bakit? Hindi ba ako pwedeng sumali sa kung anong grupo o mga kaibigan kung saan ako maligaya?" "Maligaya? Sinira mo yung pangarap. Tingnan mo, ang trabaho mo, pinabayaan mo na. At akala ko ba ang kaligayahan na sinasabi mo ay makakamit sa pagtulong sa kapwa? Dati yun, lahat sa buhay ay nagbabago. Hindi mo ba naiintindihan? Nagbago na ang pananaw ko, nagbago na ang pagkatao ko. Iba na ako." "Tol, hindi tayo nagbabago dahil gusto lamang natin magbago. Embrace natin ang pagbabago kung nakabubuti ito sa atin. Kung ito ay nakakasira sa ating pagkatao, hindi mo kailangan kamti ng pagbabagong yan. At sino naman ang nagsabi sa iyong kasirain ito sa akin?" "Ako, di mo ba alam? Tanggalin ka na raw sa listahan ng mga working students kapag patuloy mong pinabayaan ang iyong assignment." "Ah, yun lang? Okay lang. May grupo naman ako. Hindi nila ako pababayaan.
Ganun na lang yun? Anong kapalit? Oo, ganun na lang. Walang kapalit. At huwag ka nang makialam pa sa akin. Pabayaan mo na ako, okay? Kalimutan mong may kaibigan kang ang pangalan ni Marvin. Burahin mo ito sa iyong isip. Ang sambit niya sabay tayo at talikod at nagmadaling naglakad palayo sa akin. Marvin! Ang sigaw ko. Ngunit hindi niya ako nilingon pa. Parang sinaksak ng maraming beses ang aking puso sa mga sinabi niya. Hindi ako nasaktan dahil lang sa aming tila binali walang pinagsamahan, kundi dahil ipinagpalit din niya ako sa isang grupong alam kong sisira lamang sa kanyang buhay at mga pangarap. Parang gusto kong magalit at magtampo sa kanya. Ngunit tinis ko na lang ito dahil naisip ko ang kabaitang ipinakita niya sa akin at sa aking mga magulang, at nasabi ko sa aking sariling ipaglaban ko siya. Babawiin ko siya sa grupong yun. Tinangka akong kausapin ng isang miyembro na nagre-recruit sa akin dati. Bro, pwede bang sumali sa grupo nyo? Bro, sorry, hindi kami nagre-recruit ngayon. At lalo na sa iyo. Ang sambit ng kuusap kong miyembro sabay talikod na parang hindi interesado ang kausapin ako. At parang may laman ng huling sinabi niyang at lalo nang hindi sa'yo. May malaking katanungan yun para sa akin. Kahit busy na ako sa pag-aaral, gawa nang patapos na ang school year at nalalapit na ang finals, naglaan pa rin ako ng oras sa pagre-research tungkol sa grupo at nagtatanong kung sino-sino ang mga miyembro nila upang sila naman sana ang kausapin ko. Ngunit habang ginagawa ko ang pagre-research, pumutok naman ang balitang hindi na sumipot si Marvin. Walang nakakaalam kung nasaan. Pinuntahan ko ang bahay ng tita niya, ngunit hindi rin nila alam kung nasaan siya. Isang linggo na raw itong hindi sumipot at naiblatter na rin nila sa kapulisan, kung kaya doon na pumutok ang balita dahil sa ginawang investigasyon ng mga pulis. Tinanong ko na rin ang lahat ng mga maaring makaalam kung nasaan siya. Mga kasama niyang working students, mga kaklase, guardian ng school. Wala pa rin. Wala talaga. Sobrang lungkot, pagkalito, at pagkabahala ang aking nadarama. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. At natakot akong baka napaano na siya. At malakas ang kotob kong ang grupong Swastika Fraternity ang may kagagawa ng lahat. Nasa ganoon akong kalalim na pag-iisip nung sumagi sa isip ko ang locker niya sa may utility room. Binigyan niya kasi ako ng duplicate na susi dahil kung gusto kong magbaon ng damit sa school, doon ko na lang ilagay kasama ng sa kanya. Dali-dali kong tinumbok ito na baka sakaling may mahanap akong prueba na maibigay sa mga pulis tungkol sa fraternity na yun. Ang mga swastika na drawing ng kanyang notebooks, damit at iba pang gamit. Ngunit nadismaya ako dahil iba na ang nagmamay-ari ng locker niya. Iba na kasi ang susi, kaya hindi na pangalan niya ang nandoon. Pinalitan na siya. Tininan ko ang likod ng locker. Sa likod kasi noon ay may lihim na bulsa kung saan namin inilalagay ang mga mensahe namin sa isa't isa kapag may problema sa schedule ang sino man sa amin upang hindi na mo problema sa paghanap. Kagaya ng, Tol, may bisita palang mga madre sa ibang congregation ang darating bukas kaya ipinalinis na rin ni sister ng chapel. Malita ko ng isang oras. Minsan, kahit mga walang kwentang sweet nothings lang ang nakasulat dito, kagaya ng, Tol, malapit nang magbukas ang internet cafe. Excited na ako. O kaya ay, Tol, namiss ko na ang chatmate ko. Atat na akong makipag-chat sa kanya. Tol, nakasalubong ko ang chatmate ko kanina.
Hayop sa porma. Ano kaya ang nakain ng chatmate ko at mukhang suplado kanina, hindi namamansin. Mga ganong mensahe. Sinilip ko ito at may nakita akong mga nakatuping pahina ng notebook. Hinugot ko ang mga ito at noong lumantad sa aking paningin, ang nakasulat ay sulat kamay ni Marvin. Sigaw ng utak ko. Dear Tol, una sa lahat, gusto ko mahingi ng tawad sa inasal ko nitong nakaraan. Sa kabila ng hindi magandang ipinakita ko sa iyo, nasasaktan ako. Ngayon ko sasabihin sa iyo, sumali ako sa fraternity dahil sa sindikato. Ikaw ang target nila. Naligaw daw ang leader nila kay Emily at binasted ito. Kung kaya galit na galit ang leader nila sa nangyaring pambabasted ni Emily, at ipinangako nito na walang sino mang lalaki ang makakaangkin sa kanya. Na kung may lalaki mang manligaw sa kanya, pahirapan nila ito. Nung nalaman nilang nanligaw ka, gusto na nilang tirahin ka. I-recruit kunyari sa grupo at doon na pahirapan. Ngunit nakiusap ako sa kanilang leader na ako na lang ang sasalo sa iyo. Huwag ka lang mapahamak. Sumang-ayon sila sa isang kondisyon na huwag mo nang ituloy ang panliligaw. Kung itutuloy mo pa rin, pahihirapan nila ako at papatayin. Kung naalala mo, ilang beses kitang tinanong kung mahal mo si Emily. At sa bawat pagtanong ko sa'yo, sinagot mong mahal mo siya. Kaya imbis na ibunyag ko ang lahat, inilihim ko na lang ito sa takot na baka magalit ka sa akin at isipin mong siniraan ko si Emily dahil sa mga nangyari sa atin. Ayokong maging hadlang sa pag-ibig mo sa isang babae. Kaya tiniis ko ang mga pagpapahirap ng grupo. Binalaan nila akong huwag mong sumbong kung kaya idinodrawing ko na lang ang swastika ng patago. Upang kung anumang mangyayari sa akin, alam mo na kung saan ako hanapin. Itong nakarang araw, may tip-off akong narinig na itutumba na raw nila ako. Kung sakali mang mangyari yan, hihilingin ko sa iyo na huwag mag-report upang hindi kayo mapahamak. At si Emily, wala kang sasabihin sa kanya. Hintayin mo na lang na makatapos kayo ng pag-aaral. At kapag wala na kayo sa school na ito, at saka ninyo ituloyin yung pagmamahalan. Alam ko, mahal ka rin niya, Tol. Ngayon ko lang ito sasabihin sa iyo. At sana ay patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Sana ay maintindihan mo ako. Yan ang tunay kong naramdaman. May binili rin akong kwintas na isiningit dito. Nasa akin ang isa at ang nandito ay para sa iyo. Kalahating heart ang pendant niyan. Ang kalahati naman ay nasa akin. Kapag itinabi ang dalawang pendant, mabubuo ang hugis na puso. Pagpasensyahan mo na yan. Yan lang kaya kong bilhin. Mag-ingat ka palagi, Tol. Kahit saan, kahit kailan, kahit anong mangyari, kagaya ng pendant na yan, hindi mabubuo ang puso kapag wala ka. Marvin. Namalayan ko na lang ang pagpatak ng aking mga luha. Pakiwari ko ay gusto kong maglupasay sa kanya mga sinabi. Hindi ko alam kung anong gagawin. Hanggang sa naalimpungatan ko ang sariling nagtatatakbo at nagiiyak. Bagamat hindi ko alam kung saan patutungo. Gustuhin ko mang magsumbong sa mga pulis. Hindi ito pwede dahil maaring lalong mapahamak si Marvin at si Emily. Naisipan kong puntahan muli ang tinutuluyan noong isang miyembro ng fraternity na nag-recruit sa akin. Ngunit ayaw na niya akong kausapin. Ang sabi lang niya sa akin,
ay wala daw kinalaman ng grupo niya sa paggawa ni Marvin. At pinagbantaan pa niya ako na huwag silang isangkot kung ayaw ko lang magulo rin ang aking buhay. Habang naglalakad ako ng walang direksyon, napadaan ako sa isang simbahan. Doon nanalangin ako na sana hindi darating sa puntong papatayin nila si Marvin. Iyak ako ng iyak sa loob ng simbahan. Hindi man ako ganoon kareliyoso, ngunit sa pagkakataon yun, na sobrang hopeless at helpless ako, sa kanya ka pa rin pala lalapit at huhugot ng lakas. Sana po, huwag ninyo siyang ilagay sa kapahamakan. Napakabait po niyang tao. Ngunit kung ano man po ang plano ninyo para sa kanya, thy will be done po. Masakit man ang kahinatnan ng lahat, pipilitin ko na lang pong tanggapin. Pero sana, huwag po ninyong pahintulutan na masaktan siya, na maghirap siya. Sobra-sobra na po ang paghihirap niya sa buhay. Wala po siya mga magulang na nagmamahal sa kanya. Dinanas po niya ang mabibigat na trabaho at matinding kahirapan. Sana po ay huwag po ninyong dagdagan. Noong nasa labas na ako ng simbahan, naglakad muli ako hanggang sa narating ko ang plaza. At sa lugar na paborito naming tambayan, sa ilalim ng malaking puno ng talisay sa may seafront. Nakaharap sa playa na pinangalanan naming internet cafe. Doon ko ay binuhos ang lahat ng sama ng loob. Nag-iiyak. Hinayaang pumatak ng pumatak ang aking mga luha. Sobrang hirap ng aking kalooban. Alam kong nasa mahirap na kalagayan si Marvin. Na ako ang dahilan ng lahat. Ngunit wala akong maitutulong sa kanya. Mistula akong isang baliw na daladala ang sulat at ang kwintas ni Marvin at hinahalik-halikan ko ang mga yun. Tol, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit? Pwede ko namang hindi ituloy ang panliligaw kay Emily eh. Kung sinabi mo lang sana, tol. Ang sigaw ng utak ko at siya pa ang aking sinisisi. Ang saklap, parang sa dami ng tao sa mundo, nag-iisa kong pinapasa ng mabigat na dinadala at wala man lang ni isang pumapansin sa kalagayan namin. Habang nilalakad ko ang kahabaan ng daan, patungo sa akin dorm, wala rin padid ang pagdaloy ng aking mga luha. Kinabukasan sa school, alas 2 yun ng hapon. Katatapos ko lang sa pinakahuling test sa finals. Yun na rin ang huling araw ng pasukan. Lumapit sa akin ang isang kasama ni Marvin ng working student din. Pare, alam mo na ba ang bagong balita? Ang alin? May natagpuan ng bangkay sa ilog malapit sa malaking tulay. Ang hinala nila ay tinapon nito dito. Ha? Sambit ko. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib. Sino daw yun? Ang sabi nila ay bangkay daw iyon ni Marvin. Basag ang mukha at hindi na magkikilala. Ngunit ang tindig, ang katawan, lahat ng pagkakakilanlan ay kay Marvin. At hindi lang yan. Wala ding nag-claim sa bangkay. Kaya kinuha na ito ng tita ni Marvin. Nasa punerarya pa raw ngayon ang bangkay. Ngunit mamayang gabi ay sa bahay ng tita niya, idiretso ito para sa lamay. Iyon ang huli kong narinig. Nag-collapse ako at noong nanumbalik na ang malay, nasa school clinic na at nakahiga. Huwag mo masyadong dibdibin ang pagkawalan ng kaibigan mo, Benedict. Lahat tayo ay nasaktan sa nangyari, ngunit huwag kang padadaig sa iyong naramdaman.
pilitin mo ang sariling tanggapin ng lahat. Ang sabi sa akin ni Sister Clarice, ang boss ni Barbin sa mga working students. Masakit lang kasi sister eh. Ang sagot ko na lang bagamat nagsisigaw ang aking isip na sabihin ako ang dahilan ng lahat. Sige lang, normal lang ang nasasaktan. Makabubuti kung sasama ka sa ibang mga kaibigan mo upang kahit papaano ay maipsan ang iyong dinadalang sakit. Pinalabas ako ng clinic at bago ako tuluyang lumisan sa universidad na yun, dinayo ko ang building kung saan ko unang nakita si Marvin. Maaring yun na rin kasi ang huling sandaling masilayan ko ang lugar na yun dahil lilipat na ako ng eskwelahan. Tila gumuho ang aking mundo nung narating ko ang second floor, ang mismong lugar na palaging nililinis ni Marvin. Pakiramdam ko ay naubusan ako ng lakas at tuliro ang aking pag-iisip. Umupo ako sa isang sulok kung saan ko kadalasang hinihintay at pinagmamasdan si Marvin habang ginagawa niya ang mga pagmamap sa sahig. Napaka-memorable ng lugar na yon. Doon nagsimula ang aming pagkakaibigan. Ang lugar na yon ang naging dahilan upang malasap ko ang unang mga karanasan sa piling ni Marvin. Sa lugar na yon, ibinigay sa akin ng isang taong siyang nakapagbibigay sa akin ng ibayong saya at inspirasyon sa buhay. Sa lugar na yon ko nakilala ang isang Marvin na hero ng aking buhay. Sa lugar na yon, ibinigay sa akin ng isang taong siyang nakapagbibigay sa akin ng ibayong saya at inspirasyon sa buhay. Sa lugar na yon ko, nakilala ang isang Marvin na hero ng aking buhay. Naalala ko tuloy yung isang insidente habang hinintay ko siyang matapos sa kanyang pagmamap. Hindi siya maawat sa pagkukwento nun. Tinatawanan ko at tinawag ko pang hyper sa pagkukwento at pagpapatawa. At napasok sa kwento ang kamatayan. Tol, kapag namatay ako, sasabihin ko kay San Pedro na magwo-working student pa rin ako at sa langit ko tatapusin ang aking pag-aaral. At alam mo kung anong trabaho ang applyan ko sa pagwo-working? Ang sambit niya, pagmamap sa ulap? Sira? Hindi. Map ang ginagamit nila sa pagpapaputi ng mga ulap. Ano? Yung mga pakpak ng mga anghel, habang lumilipad sila, tinatanggal ang mga alikabok sa ulap. Tawa naman ako ng tawa. Kaya ibang trabaho ang a-applyan ko. Ano? Guardian angel mo. Nasinagot ko naman ng sigurado ka kaya? Baka maging devil ka. Ay mas maganda kung devil ako kasi kapag may mga nangaapi sa'yo, lahat sila ay susunugin ko. Tawanan kami ulit. Maya-maya, nabigkas ko naman ng siguro ang swerte-swerte ng mapapangasawa mo, tol. Bakit? Kasi ang sipag-sipag mo na, mabait ka pa. Mas maswerte ang best friend ko. Bakit naman? Kasi ipinangako ko sa sarili ko na kahit mag-aasawa pa ako, mas mamahalin ko pa ang best friend ko. Napangiti lang ako sa kanyang sinabi, eh sino ba ang best friend mo? Ewan. Napahinto siya sa pagmamap. Sandali, itatanong ko rito sa puso ko ha. At yumuko siya na parang pinakinggan ng kanyang dibdib. Ganito ang naririnig kong tibok niya. Benedict, Benedict, Benedict. Tawa naman ako ng tawa. Pero siyempre, sa kalublooban ko, misto lang kinilitiri ng puso ko. 5 araw ang lamay sa bangkay ni Marvin. At sa araw na
Inihatid na siya sa kanyang huling hantungan. Lahat ng mga kasama niya sa working students ay nandoon. Mga madre na may-ari ng universidad. Mga estudyanteng nakakakilala sa kabaitan niya. At siyempre, ang aking mga magulang na nabiyayaan din sa kanyang kabaitan. Alas 6 na yun ng gabi, ako na lang ang naiwan sa mga naghatid kay Marvin. Sa kanyang puntod, ipinangako ko na hindi ko siya malilimutan. Naiingatan ko ang aming mga alaala at ang ibinigay niyang kwenta sa akin. Dinukot ko sa aking bulsa ang ginawang sulat para sa kanya. Binuksan ko ito at binasa. Dear Tol, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa mga nagawa mong kabutihan sa akin. Hindi sapat ang mga salita upang matumbasan ko ang lahat ng mga ibinigay mo sa akin at sa aking pamilya. Maraming salamat sa kabaitan mo. Maraming salamat sa mga pagtulong mo. Sa mga magagandang alaalang iniwan mo. At higit sa lahat, salamat sa pagbuwis mo ng buhay para sa akin. Ikaw ang aking hero, Tol. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito pa ako. Kaya, pahalagahan ko rin ang buhay ko, Tol, para sa'yo. Habang buhay ako, Tol, palagi kang nandito sa puso ko. At ipangako ko rin sa'yo na palagi kong isusuot ang kwintas na ibinigay mo. Hindi mo man ako binigyan ng pagkakataong sabihin sa'yo na mahal na mahal din kita. Kung sinabi mo lang sana kaagad, hindi na sana hahantong pa ang lahat sa ganito. Pero wala na akong magagawa, kundi ang mangarap na sana papayagan ka ni San Pedro na maging guardian angel ko. Alam ko naman, gagawin mo ang lahat para sa akin. Paalam, Tol. Tinupi ko muli ang aking sulat at saka ipinadong ito sa ibabaw ng kanyang nicho, sa gilid ng nakahigang krus. Malapit na namang magsimula ang pasukan. Dahil lumipat ako ng eskwelahan, hindi ko na naman kabisado ang pasikot-sikot sa enrollment. At kagaya noong una, naligaw na naman ako. Napunta ako sa isang building na walang tao, na akala ko ay guidance office. Bigla akong naalala si Marvin. At dahil kusang pumatak na lang ang aking mga luha sa tindi ng lungkot sa pagpasok ng alaala na yon, naupo muna ako sa isang gilid ng hallway upang doon panandali ang ipinalabas ang aking dinadalang sama ng loob. Nasa ganoon akong paghagulgol noong biglang sumulpot ang isang janitor na tulak-tulak ang isang map. Napatingin ako sa kanya. Dahil sa hiya, pinigilan ko ang sarili at hindi nagpahalat ang umiyak. Palihim ko ring ipinahid ang mga luha sa aking pisngi at mga mata. Ngunit mas lalo ko pang naalala si Marvin sa janitor. Sa kulay kasi ng kanyang balat, sa hugis ng kanyang matimunong katawan, sa taglay nitong tangkad, kahawig na kahawig niya si Marvin. At nakahubad din ng pangitaas niyang katawan habang nagmamap sa sahig na yon. Ang kaibahan nga lang ay imbis na ilay-ilay niya sa kanyang bulsa ang hinubad na damit, itinakip niya ito sa kanyang mukha. Proteksyon marahil sa maalikabok na paligid. Hindi ko tuloy maiwasan ng hindi mag-flashback sa isip ko ang eksena kung saan una kaming nagtagpo ni Marvin. Naligaw rin ako noon. Hindi mahanap ang guidance sa office at napunta sa isang building na nilinis niya. At bagamat abala siya sa kanyang pagmamap, bumaba pa talaga siya upang ituro sa akin ang patwalk na siya kung tatahakin patungo sa guidance office. Tila napakasariwa pa sa akin ang lahat. Binitiwan ko ang isang malalim na buntong hininga. Parang kailan lang nangyari ang lahat. Hindi ko na naman natigilan ang isang pagdaloy ng aking mga luha. Naisipan kong umalis na lang sa lugar upang maiwaglit sa isip ang mga alaalang kusa na lang pumasok sa aking isip. Tumayo ako at tinumbok ang hagdanan pababa sa building.
Nakailang baitang na ako sa hagdanan noong bigla namang sumigaw ang janitor ng, "Boss, nalaglag ang kwintas mo." Napalingon ako at tiningnan ang itinurong kwintas ng janitor. Nakalatag ito sa sahig na dinaanan ko. "Ang kwintas ni Marvin," sigaw ng isip ko. Ngunit laking pagkagulat ko nung kinapa ko sa aking leeg ang aking kwintas. Nandun pa rin ito. At upang makasiguro na iyon na ngayon, sa aking leeg, inilabas ko ito mula sa ilalim ng aking t-shirt. At nasa leeg ko nga siya. Natulala ako at hindi makapaniwalang may isang kwintas na sumulpot. At kahawig na kahawig pa ito ng kwintas na suot-suot ko. Napaako ako sa aking kinatatayuan. Hindi malaman kung ang kinin yun o sabihing hindi yun sa akin. Ngunit ang ikinamangha ko sa lahat ay bakit parehong pareho. Nasa ganoon akong kalituhan noong tinanggal ng janitor ang nakatakip na t-shirt sa kanyang mukha. At lalo pa akong natunala at nanginig ang buong kalamnan nung nakita ang mukha niya. At doon, hindi ko na napigilan ang sariling hindi mapasigaw ng, "Marvin, ikaw ba yan?" Gumiti lamang siya sabay takbo palapit sa aking kinaroroonan. At saka niyakap ako. "Oo, ako. Gusto mong magpaturo kung saan ang guidance office?" Ang biro niya sa akin. Ngunit hindi na ako nakasagot. Tuluyan ko ng pinakawalan ng mga luhang aking pinikilan. Humagulgul ako sa sobrang kaligayahan. Naglupasay at nanginginig ang aking buong kalamnan. Noong nahimasmasan na, doon ko na siya inulan ng mga tanong. "Paano ka nabuhay? Paano ka nakarating dito? Ano ang nangyari?" At ikinwento niya na pinataka siya ng leader ng fraternity gawa ng naawa ito sa kabaitan ni Marvin at sa isang kondisyon na huwag nang magpakita sa mismong universidad. At dahil inihinto ko na rin ang pagliligaw kay Emily, kung kaya lalo pang napadali ang pagkawala sa kanya ng grupo. "Sino pala yung inilbing namin na itinapon sa ilog?" "Ah, hindi ko na masasagot yan. Marami naman kasing service victim ang itinapon sa ilog na yon, di ba?" "Sa bagay," sagot ko. "Parang ayaw mo yatang mabuhay pa ako eh," ang biro niya. Na sinagot ko rin ng pang-asar na biro. "Oo naman. Akala ko pa naman magkakaroon na ako ng guardian angel. Sayang lang ang mga luha ko." Tinitigan lang niya ako. "Gusto mong mag-chat tayo?" Ang mahinang sambit niya. Ang mga mata ay tila nakikiusap. "We, wala kang internet cafe dito." "Anong wala? May sarili na kaya akong kwarto." Noong nakatakas na ako at binalaan na huwag nang bumalik sa lugar na yon, nilapitan ko ang fashion designer na nagalok sa akin ng part-time modeling na trabaho. "Naalala mo ang pagkapanalo ko sa pa-contest?" "Yun, at naawa siya sa akin kung kaya binigyan niya ako ng advance payment para pambayad sa aking flat at may trabaho na rin ako para sa aking mga pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya libre na tayo mag-internet sa bagong internet cafe natin sa kwarto ko." Ang masenyang sabi, baka sa kanyang mukha ang matinding kaligayahan. "Talaga?" ang sagot ko. "Eh bakit ka pa nagwo-working student? May modeling work ka naman pala. Bakit ko iiwan to? Kung hindi dahil dito, hindi kita makilala." "Lucky charm sa akin ang trabaho ito, tol. At isa pa, gusto kong palaging naalala ang aking pinagmulan. Ayoko lumaki ang aking ulo.
Gusto kong ipakita sa ibang mga estudyante na ang ganitong trabaho ay marangal at pwedeng ipagmalaki. Hindi na ako nakasagot. Sa isip ko, walang duda na siya nga si Marvin. At ganun pa rin siya, hindi nagbabago. Nandun pa rin ang nakaka-inspire niyang paniniwala at paninindigan sa buhay. Mamaya, pagkatapos mong magpa-enroll, punta tayo sa internet cafe ko. Mag-chat tayo. Miss na miss ko na kaya ang chatmate ko. Tinitigan ko siya. Tinitigan din niya ako. Nakabibighani ang kanyang ngiti, dagdagan pa sa kanyang mga dimples at mapuputing mga ngipin. Binitiwan ko ng isang nakakalokong ngiti sabay abot ko sa aking kamay. Benedict. Tinanggap niya ang aking pakikikamay sabay sabi ng Marvin. Nasaan na nga pala ang daan patungong guidance office, bro? Bago lang ako dito eh. Di hanapin mo. Mahirap bang gawin yan? Anong pagay ko sa'yo? Ang biro niyang pagtataray. Hindi yan ang linya mo dati eh. Pagtutulog pa. Ay, hindi ba? Ano nga pala uli yun? At sabay kaming nagtawanan.